Hey guys, welcome back to my YouTube channel, Downship Casey here. Another episode na naman ng Kalikot ni Casey. Sorry, sobrang gulo ng aking buhok. So yun, today's vlog, eto, i-install ko na tong mushroom air filter. And sasabay ko na din siya sa pag-battery relief. So, hoping na sana'y magawa ko na maayos. Hindi ko alam maging tutorial ba to. Pero sa mga interested na mag-battery relief, sana magkaroon din kayo ng idea sa video ko na to. So, umpisa na natin habang, ayan, medyo di pa ganun kainit. So, let's go! So, ayun guys, ang muna natin tatanggalin is itong airbox na to. Ayan. Para mamaya hindi na maging sagapal sa pagkabit natin or pag-testing natin itong mushroom air filter. Ayan. Guys, after nyo matanggal yung mga tornilyo dito, ito maluwagan dito, ito matanggal dito, ito naman next na tatanggalin. Hugutin nyo lang siya para mas totally na matanggal nyo siya. Oops, malingas yun. So, after nyo matanggal siya guys, yan. Ito naman next na tatanggalin para maluwagan tong clamp na matanggal natin ang maayos. So, ginamit ulit natin yung punggok. Kung kailan na freeze yung mahawa, saka naman, no? Si punggok pa rin talaga. Si punggok pa rin talaga tayo, loyal. Guys, matanggal yung airbox. May testing natin yung nabili ko na air filter. Saka ako na lang palitan kasi medyo hirap ako makahanap ng magandang klaseng mushroom air filter. So, ayan, tanggalin natin tong clip na to. Guys, kung gumana naman or maging maayos naman ang kanya. Okay naman. Guys, after natin matanggal ng airbox sa motor, bubuksan natin pala to kasi kailangan natin tanggalin to kasi dito natin mapasok yung mga wires na galing sa battery.
yun, ito guys yung tsura niya. And kailangan natin tanggalin tong part na to. Ito. Ano lang naman to eh, parang rugby or pandikit lang naman. Loose na natin siya. Hilain na lang natin may lakas. Gamitan mo muna naman. Gamitan mo muna ng flat screw dito. Aray ko! Sorry. Aray! Pag hindi na yun. Ito na kano sa akin. Ito yung flat screw. Mali yung pwesta mo. Hindi ganyan. Marikta. Okay. Bakit? Para mas may pwesta ka. Free. Kapatid na tayo. Inang ito. Nang queen pa. Yan, diba? Kaya mo naman eh. Ikaw lang walang bilib sa akin. So, yan. Tanggal na natin. So, yan guys. After natin matanggal yung sa airbox, next natin is tatanggalin ito mga wires sa battery. And yung mismong battery. So yun guys, next natin gagawin after natin malinisan yung mga wires before natin ipasok dun sa airbox, eto, nalagay naman natin dito. Pero instead na nakaganito siya, kailangan natin siyang ipasok dito. Ito ang papadaanin sa loob. Ito naman na sa ating kakabit natin siya dito. So technically, siya lang din naman na nasa likod. So ito na siya kakabit. So lilihain lang natin siya para matanggal yung pintura. And magkaroon tayo ng ground dito.
weeks more days later. So, hi guys! I'm back. So, literal na ilang days ang nakalipas bago ako ulit makagawa nitong video. Kasi, after namin siya matapos, after namin ma-set up, nagkasakit ako. So, parang medyo matagalan o nasunod. Itong present, itong video na mismo na to. So, ngayon, ang gagawin ko na lang, i-explain ko na lang sa inyo kung paano ko na siya in-execute. Kasi wala akong mapapakita ng actual footage nung time na inayos namin to ni Vinci or kinakabit. Kasi unexpectedly, kalagitnaan ng ginagawa namin, hindi namin na-notice na nalobat na yung cellphone ko or yung camera ko. And yun, napag-desisyon na namin na instead na hintayin pa ma-full charge or makapag-charge, diretsuhin na namin tapusin kasi nag-i-struggle na din ako that time. Real talk, nag-i-struggle talaga ako sa totoo lang. So ngayon, anuin ko na lang kung ano yung mga ginawa ko. So, upisahan natin dun sa part na natapos ako. So yun guys, kung natanda nyo sa last video ko, ito yung kinikis-kis namin ni Vinci. Yan sa likod nito yung kinikis-kis namin para sana ito ilagay dito. Kaso napag-desisyon na namin na wag na lang. So medyo nasayang effort namin, but it's okay. Kasi kung ipipilit namin, parang medyo maliit na lang. So ba, ito na lang ang kumakasya sa akin dito. Naharangan niya tong airbox. Kaya medyo parang naangat siya nung nandun siya nakapwesto. Kaya binalik namin siya dito. And so far, based naman sa nakikita ko, parang okay naman siya sa part na yan. Wala namang problema kung nandyan siya nakalagay. Kasi pag once na nilagay ko na yung fairings, matatakpan na din naman siya dyan. So baka may iba pang reason kung bakit dapat nasa likod siya, ipagtatanong-tanong ko na lang. Or baka pwede niya lang i-comment sa video na to. And next, after namin makiskis to and then ma-setup dyan sa part na yan, inumpisahan na namin ilagay sa airbox yung mga wires na galing dito kasama nung battery. So, honestly guys, sobra akong nag-struggle kung paano ko ipapasok na maayos yung mga wires sa airbox kasi sobrang bulky siya and ako'y litong-lito. Di ko alam kung paano ko gagawin yun kasi it's my first time and wala akong knowledge when it comes to electricals. Pero bago natin siya buksan at ipakita ko sa inyo kung ano naging setup or naging itsura ng mga wires ko or ng loob na tong airbox na to, yung battery ko dyan, papakita ko muna sa inyo yung wires na nasa kabila na tinanggal ni Vinci nung nakaraan. So, ngayon, yung wires na nanditong part na to is isiniksik namin dito sa part na to. Ayan, dito namin siya ililipat sa ilalim lang ng throttle body. Ayan. So, kung masisilip nyo dito, nasa ilalim lang din siya ng air filter. So, kailan nyo talaga siyang ipilit para maipasok lang din. Pero, goods naman sa akin dito, swak naman din. Sa iba, dito lang naman part yan. Kasi sa akin, kasi medyo puno na siya. May isa kasing dyang wire. Itong wires na to. Sobrang bulky niya dyan. Kaya hindi ko na siya naipinit pang ipasok. I'm good thing dito. Pero, sabi ni Vinci, okay naman daw siyang place na nandito. Pero if ever man, baka may mga nanonood sa akin na electrician, mga galing na mekaniko, if ever man, hindi magandang place to, please, please, please inform me para mailipat ko po siya at mahanapan ko siya ng best place. Thank you so much for that. So, after namin malagay, ma-setup dito, dito naman tayo. So, papabuksan ko yan kay Vinci para makita nyo kung naging setup ko. So, ito yung naging setup ko, guys. Battery, wires, and fuse. Sa iba, ang setup nila, itong fuse nila is nakahilera dyan mismo. Kumbaga, magkakatabi sila. Pero sa akin, hindi ko ginaya kasi may dalawang fuse dito na hindi siya umaabot. Kumbaga, sobrang iksi niya. Hanggang dun lang siya talaga sa ilalim. Hirap akong hilain siya. Natatakot din akong hilain siya. Baka may maputol or what, mas mag-struggle ako na labas. Baka may stress ako kung ipipilit ko pa yun. So, ito ang naging outcome. Sa gilid nito, yung wires. And then, andito yung fuse. And then, andito yung battery. And I think hindi naman siya magiging ganun kadelikado siguro. Pero if ever delikado to, just inform me. Kasi sa ibang friends kong naka-RS150, sabi nila okay naman daw yung gawa ko. So, ayan. So, parang, ewan di battery. Ganito naging pagkaka-organize ko. Kasi, pero, dyan ako komportable sa itsura na yan. Pero sa ibang ginawa nila, battery. Inipit daw nila sa ilalim netong
yung mga wires. Sayang kasi hindi ko siya makayang ipitin kasi parang nagiging bulky or umaangat tong. Kaya ganyan na lang naging setup ko. And hoping na it's okay. And yung negative wire guys, eto dito na namin siya sinap sa part na to. Kumbaga nagkiss-kiss na lang din kami. And yung dating nasa crown case, nakabit siya doon, dito namin tinap para umabot dito sa loob ng battery. Kasi kapag hindi mo yung tinanggal doon, sobrang iksi niya, hindi siya aabot dito. So ayun. And para maging balance tong sa upuan, gamit na lang kayo ng washer. Ayan, na medyo makapal ng onti. Sobrang onti lang na para papantay sa bracket ng upuan natin. So, ayun. So, ito naging itsura ng aking bottle elf battery lift. Ayan. Medyo hindi siya malinis kasi di ko pa naman tapos siyang linisan. Kapag natapos ko na siyang iset up lahat-lahat, saka ko sa inyo ipapakita kung ano na naging itsura niya. Sa ngayon, inuunti-unti ko, nagpapagaling pa rin ako. So, ayun. Sound test natin siya, guys. Or sound check natin siya kung kumusta naman itong nabili kong mushroom air filter test. Galit na. So yun guys, bago ko tapusin yung vlog na to, gusto ko lang din i-shout out yung mga nagpapa-shout out dyan. Pasensya na kung may nalang binasundan after ilang years ba. Pag-shoutout, pasensya na doon. So, baka this time, makapag-shoutout na ulit ako. So, comment lang kayo dyan kung gusto ko shoutout. So, first shoutout kay Takusa Rides. Shoutout sa'yo, Paps. Next is Pen Arts Motovlog. Shoutout sa'yo, Paps. Bike Monkey PH. Shoutout sa'yo, Paps. Salamat sa logo ko, ha. Yung first logo ko siya nag-design. Next, si Angry Genius. Shoutout sa'yo, Paps. Madal siya nag-comment sa aking vlog. Lahat ang vlog ko nag-comment siya doon. Lalo na yung mga kalikot moments ko. Siya nag-comment sa active na active siya doon. And then, shoutout sa'yo na lahat. Salamat sa'yo. Bye-bye na ako ng vlog. So, ayan, for any suggestions and recommendations, please comment.